Hey guys, what's up? It's me, Tina's Isip Channel, iba't ibang kaalaman. Sa channel ko po ay marami kang malalaman, kaya kung gusto mo ng karagdagang kaalaman, sa channel ko ikaw ay tumambay. Sa araw po ito ay may panibago na naman po tayong karagdagang kaalaman na pag-uusapan. Pero bago po natin yan pag-usapan, kung ikaw ay ngayon lang napadaan sa channel ko, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe, i-press mo rin ang bell icon, para notify kang palagi sa mga bagong upload ko. Paki-like at paki-share na rin po sa iba. So, in 3, 2, 1, Pinas Isip Channel, iba't ibang kaalaman, we'll strike again! Magandang araw pong muli, mga kapinas isip. Maraming pong salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagbabalik sa aking channel. Sa araw po ito ay mahalaga ang ating pag-uusapan. Ito ay patungkol sa... Ano ba ang kasunod na mangyayari pagkatapos na ang tao ay mamatay? Naku, alam kong medyo natatakot ka, pero hindi po dapat kinatatakutan ang kamatayan dahil lahat po tayo ay dyan papunta. Kaya huwag ka pong matatakot sa kamatayan, bagkus ito ay dapat mong paghandaan. Sabi nga sa Biblia, sapagkat tayo ay sa alabok nagmula at sa alabok din po tayo magbabalik. Mula po ang mapapanood ninyo sa araw na ito ay magbigay daan upang maging basihan ng ating paghanda para sa kamatayan. Isang pampasaherong UV Express van ang nabangga ng bus habang ito ay nananakbo sa kahabaan ng NLEX kaninang tanghali. Tinatayang marami ang nasugatan sa matinding bangga ang iyon, at may mga namatay din na hindi bababa sa 10 katao sa nangyaring bangga ang ito. Halos madulog ang van nang ito ay banggain ng bus dahil sa sobrang bilis ng takbo nito. Ayon sa mga testigong nakasaksi at mga driver na malapit sa pinangyarihan ng aksidente, ay parang nawala ng preno at kontrol ang bus, kaya't pinararo nito ang van na noon ay nananakbo din. Halos hindi na makilala ang mga sakay ng van dahil sa halos durog ang van. At pagkatapos ng kamatayan ay ang paghatol sa iyong nagawang kasalanan habang ikaw ay nabubuhay pa sa lupa. Sapagkat itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. At ang sinaman na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itatapon sa lawang apoy. Itinapon din doon ang kamatayan at ang lawang apoy na kung tawagin ay Hades. Ang parusang ito ang lawang apoy sa ikalawang kamatayan. Ikaw ay mahilig sa kalayuan nang ikaw ay nabubuhay pa at ang katulad mo ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Kaya ikaw ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at hayag ang gawa ng iyong laman nang ikaw ay nabubuhay pa. Kaya ang tulad mo ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay nakiapid at iyan ay nasa 10 utos ng Diyos
Huwag kang makikiapid, kaya't ikaw ay itatapon sa impyerno. Ikaw ay nangibig sa salapi na naging dahilan ng kapahamakan ng iyong kapwa. Kaya ikaw ay nararapat na itapon sa dagat-dagatang apoy na iyong pangalawang kamatayan. Ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan nung ikaw ay nabubuhay pa, at iyan ay ipinagbabawal dahil iyan ay nasa sampung utos ng Diyos. Kaya tanggapin mo ang iyong parusa sa dagat-dagatang apoy. Kayong lahat ay hindi nakatugon sa pamantayan o ipinag-uutos ng kaharian ng Diyos. Kaya kayo ay itatapon sa dagat-dagatang apoy na inyong magiging pangalawang kamatayan. Doon, hindi namamatay ang mga uod at ang apoy. Kapatid, kaibigan, kung ayaw mong maitapon ang iyong kaluluwa sa impyerno, ay umpisahan mo nang magbago. Isuko ang iyong buhay sa ating Panginoong Diyos habang ikaw ay nabubuhay pa. Kapinasisip, ikaw ba ay may katanungan patungkol sa video na ito? Pakitype na lamang po ang iyong tanong sa aking comment box section at atin pong sasagutin kung akin po namang kayang sagutin. At kung ikaw po ay meron pang mga nais na malaman na pwede po natin gawa ng video, ay pakitype na rin po sa aking comment box section at susubukan po nating gawa ng video. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa aking mga video. Inaasahan ko pong magkikita po tayo muli sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Ingat-ingat sa ating lahat. Bye-bye. See you on my next vlog. Kaya't kung gusto mo ng karagdagang kaalaman, ang aking channel ay iyong tambayan. Tiyak na ikaw ay maraming malalaman. Lagi po nating tatandaan na ang ating buhay ay hiram lamang, kaya ito ay nararapat lamang na ating pangalagaan at ingatan. Pero bago po ako magtapos, pinapaalala ko nga po pala sa inyo, kung kayo ay hindi pa nakakapag-subscribe, ay pakisubscribe po ang channel ko. Pakipress na rin po ang button para palagi kang notify sa mga video ang gagawin ko pa. Pakilike at pakishare na rin po sa iba. Maraming salamat po muli, mga kapinas isip ko.